halos 50 billion pesos ang inilaang pondo ng gobyerno para sa rehabilitasyon ng Marawi. Pero sa naunang pagtataya ng Department of National Defense at ng Office of Civil Defense, posibleng umabot sa 150 billion pesos ang gagastusin ng gobyerno para rito. Malaking hamon kung paano muling ibabangon ang lungsod dahil mistulang napulbos na ang maraming mga gusali matapos ang halos 5 buwang bakbakan. Live mula sa Iligan City, may report si Emil Sumangil. Emil? Jessica, kitang-kita ang epekto ng halos 5 buwang digmaan sa main battle area sa sentro ng Marawi City. Pero ayon sa lokal na pamahalaan, dapat malaman ng ating mga kababayan na ito'y hindi gawa ng militar, kundi ng mga teroristang maute. Sa isang coverage noong taong 2012, una akong nakapasok sa Bangulo, ang pusod ng Islamic City ng Marawi, kung saan naroon ang sentro ng kanilang komersyo. Dama ang sigla ng kalakalan at kita ang mayamang kultura ng mga Maranao sa disenyo ng mga istruktura sa Central Business District area. Sa loob ng halos 5 buwan, ito ang pinuntirya ng mga Mauti ISIS. At nang mabawi, bugbog sarado na ang lugar. Narito po tayo ngayon sa tinatawag na Central Business District ng Islamic City ng Marawi. Ito po yung dating masigla ang kalakalan, maraming tao. Ang trapiko po rito ay very heavy. Pero makikita nyo po ngayon kung ang itsura. Dahil po sa digmaan, nagkasira-sira po ang mga struktura. Wasak ang mga gusali, naglaho ang mga pangarap at kabuhayan. Nakatindig at hindi halos na damage ang Bato Mosque na itinayo pa noong dekada 60. Sadya kasi itong iniwasan ng mga opensiba ng militar bilang respeto sa Islam at bilang proteksyon sa mga bihag na doon itinago ng mga terorista. Pero ang iba pang mga establisimiento na pulbos, gayon din ang mga sasakyan. Ang sangay ng land bank na unang nilakawan, sira na rin. Pati mga poste ng ilaw, burdado ng mga bala. Diyan po yung sinasabi nating meeting place ng mga matatanda, mga bata. Diyan nabibuild yung sinasabi nating mga plano or ideas para sa ikabubuti ng Marawi City. Ito naman ang Barangay Raya Madaya, kung saan nakabibili noon ng mga antigong Maranao collectible artifacts. Hindi rin nakaligtas sa bagsik ng digmaan. Ang lugar na ito, sa datu sa Dansalan, na kung tawagin ng pulisya ay lumber at hinihinalang may bentahan ng ilegal na droga, durog na rin. Nananatili namang nakatindig ang I Love Marawi sign sa gilid ng Lake Lanao, pero may nakaabang na tangki rito sa posibilidad na takbuhan daw ng mga nalalabing terorista. Huwag kayo masyado dyan kasi may sector of fire pa doon. Pa ganun. Yes, sir. Meron pa po. Huwag kayo lumabas, sir. 48 billion pesos ang inilaang pondo ng gobyerno para sa rehabilitation ng Marawi. Bukod sa paglatag ng temporary shelters at livelihood programs, may nais silang maipaunawa sa mga naapektuhan. Gusto natin ipaintindi sa mga tao, the government is our partner. They will rebuild Marawi City. And they've been working with us since day one. Kung sino po ang dapat nating sisihin dito? Ang mga teroristang grupo. Ayon sa provincial government, na ibalik na ang supply ng kuryente at tubig at sa susunod na linggo, magsisimula na mag-clearing sa mga lansangan ng Marawi pero bawal pa rin ang mga evacuee na bumalik sa mga bahay nila. Jessica. Pero Emil, I understand na medyo may ilang linggo na na-clear yung ilang mga lugar, lalo na yung mga hindi naman dun sa sentro, hindi yung pulbos na pulbos yung mga gusali. Yun ba, will the military make a distinction? Saan pwedeng bumalik yung mga residente at saan hindi pwede? Or totally, wala pa at all pwedeng bumalik sa buong siyudad ng Marawi? Jessica, yung mga residential properties na nasa paligid ng provincial capital, maging nitong kampo ng mga sundalo, pinahihintulutan na ng militar na makabalik yung mga kababayan nating lumikas mula nang pumutok ang digmaan noon nga May 23. Mm-hmm. Pero kung
ang lokasyon ng bahay mo ay naroon mismo sa downtown o tatawid ka doon sa tatlong tulay na nagdurugtong papasok doon sa Central Business District area ng Marawi, yan ay restricted pa hanggang sa kasalukuyan. Magbibigay daw ng formal na anunsyo ang AFP at ang lokal na pamahalaan ng Marawi maging itong provincial government sa ating mga kababayan kung kailan sila pwedeng bumalik. Jessica? I'm sure masidhi ang kagustuhan ng mga kababayan nating Tagarian na makabalik na o kahit makita man lang yung kanilang mga bahay kahit ba tipak-tipak na lang ng bato ang natira. So ang problem naman ngayon dyan, paano sisiguruhin ng militar na hindi basta-basta makakapasok yung mga magpupumilit na makarating dyan? Lalo't may mga naiwan daw na IED, booby trap, itong mga terorista. Walang pinagbago, Jessica, sa security plan na inalatag ng AFP at BNP kung ikaw ay papasok sa Islamic City ng Marawi. Limang checkpoint, limang layers ng checkpoint ang iyong daraanan bago makapasok dito sa provincial capital, for example. Pero kung gaya ng akin nabanggit, pero kung ikaw ay pupunta at magtatangka, magpenetrate, papasok dito sa main battle area, napaka-imposible dahil bukod doon sa safe contact passes, hindi basta-basta nagpapapasok ang militar sa area na yan. Batay sa iyong nakita, no, Emil, sa iyong visual appreciation ng pinsala ng lungsod, ilang percent kaya yung masasabing pwede pang i-repair, pwede pang balikan, at ilang percent yung hindi na pwede talaga? Ang nakikita ko lang, Jessica, na maaring mapakinabangan pa ng ating mga kababayan ay yung provincial capital, itong City Hall na Marawi, yung kampo ng militar at yung Amay Pakpak Hospital. Ang nakakalungkot, Jessica, doon mismo sa Central Business District area kung saan nakapasok ang ating news team, dyan sa area na yan ay sa aking pakiwari, wala na talagang pakikinabangan dyan dahil bukod sa pulbus na ay parang na-flat yung mismong lugar at yung mga kalsada, patungo at palabas dyan sa area na yan, putol-putol at sira-sira. Jessica? Okay, in the meantime, kamusta ang sitwasyon ngayon, no? 2 days after ideklara ni Pangulong Duterte na malaya na, liberated na ang siyudad ng Marawi. Emil? Kumpara kahapon, Jessica, patungkol sa isinasagawang military offensive para mahabol itong mga nalalabing mga terorista, panakanaka na lamang yung putok ng baril at yung mga pagsabog na ating naulinigan sa provincial capital. Hindi humarap ang mga kinatawan ng Armed Forces of the Philippines sa press briefing kanina, pero sa text message na kanilang pinadala, patuloy pa rin ang kanilang military operation para mailigtas ang nalalabi pang bihag ng mga terorista at syempre para mapulbos o ma-neutralize itong natitirang miyembro ng multi-group. Jessica. Maraming salamat, Emil, at ingat kayo sa Iligan at sa Marawi. Emil Sumangil.